sa mga papi, una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa lahat ng nag-subscribe sa channel ko at sa lahat ng natuwa doon sa last video ko, yung snare tuning. Salamat po at nakatulong naman sa inyo yung video ko na yun. Marami nagre-request drum set tuning naman, kung paano ako magtuon na ng drum set. Pero ngayon, ang gagawin ko muna po is yung sa snares muna po. May nagtanong kasi kung paano naman daw kung sa 6 lugs naman na snares. Dito malalaman natin yung pagkakaiba ng tunog at yung karakter ng bawat kahoy. Available po dito is yung steel snares pa rin, 14x5.5, same lang po ng size, pero yung isa 6 lugs, ito 8 lugs. Ito is poplar wood, ito is basewood. Pareho silang entry level ng steel. Same method, kung napanood nyo po yung last video ko, meron akong process, diba? Yung una sa taas, tapos yung katapat na tension rod, tapos clockwise. Demo ko rin sa inyo kung paano doon sa 6 lugs. Okay, simulan natin sa 6 lugs. Same process, diba, katulad ng ginawa ko. Yung unang tension, tapos yung katapat, tapos clockwise. Ganun pa rin. Or kung nakatono na siya, o kung nakahipit na siya, doon sa available set kung pupunta kayo ng gig, syempre ang ginagawa ko, tinitingnan muna patay-patay yung kanyang tension rod. Kaiba sila ng design ng lugs. Ito ang experience ko dito. Ang hirap niya talagang ito, no? Itong lugs na to. Kumpara dito. So, meron talagang ganung hardware. Kaya sabi ko sa inyo, mahalaga na kailangan natetestin nyo muna yung mga bibili nyo yung gamit. Okay, sa ilalim naman. Same process. Tingnan nyo muna kung may maluwag. Sa may lukot na side ng head, meaning lang na maluwag pa rin yung tension rod. Pero katulad nito, o katulad nung sa mga na-experience ko, ang higpit na naman nung kanyang tension, pero lukot pa rin yung heads. May mga ganun talaga na ano na pagkakagawa ng drum. Yung iba nagtatanong sa akin, mahigpit ba ang tono mo sa reso heads? Para sa akin, hindi dapat pat ganoon kahigpit kasi nga dahil manipis yung reso heads yung sa ilalim. So, pag sobrang higpit, mas madali siya mabubutas lalo na pumapalo na yung strand plus yung bearing edge. Doon na nag-uumpisa yung butas. Okay, hindi ko pala nasabi. Ang reso heads nito, pang butter din yung nailagay ko. So, nabutas na yung reso heads niya. Pero tingnan pa rin natin yung tone niya kumpara doon sa poplar. Gagamitin natin siya mamaya sa set. And then next is yung poplar. Okay, naka-loose. So, titignan ko muna kung kasing higpit sila. Ito, maluwag. Ito, maluwag na maluwag. Ito, dahil nasa rimshot side siya, madalas lumuluwag talaga yung tension rod. Okay, masikip na. Maluwag. Okay. Ito, yung lug design niya, okay, hindi pa ganoon kahigpit yung lugs o yung tension rod, pero ang taas na kagad ng tono niya. Meaning lang na maganda yung pagkakagawa nitong drums na to. Okay, mamaya gamitin natin sa set. Okay, bass drum tuning. Ang gagamitin ko muna ngayon is yung aking custom drums made by Steely Drums from DND. Thank you DND and thank you Sir Darren and Sir Bok sa lahat ng stuff. Size 20, 10 lugs each side. 20x18 yung kanyang yung length niya. Tapos malaking bagay syempre kung ano yung ginagamit natin. Heads or yung skin, drum skin o drum heads.
Yung batter ng bass drum ko is dalawang ply, two ply na clear, tapos single ply dun sa reso, manipis din. Tapos sa snares, ang ginagamit ko katulad ng nakita nyo kanina is yung coated heads. Bakit coated yung ginagamit ko? Minsan gumagamit din naman ako ng clear, ng single ply, double ply. Pero sa session kasi, gumagamit ako minsan ng nire-required kami mag-brush. So kailangan may sand yung snare heads mo. So coated yung pinaka-effective sa ganun. Kung nakikita nyo, minsan merong pulbo talaga. Minsan sinasadya ako na maging ganun. Kasi mas walang tone, mas walang pitch, mas buo yung tunog para sa akin. Minsan gumagalaw-galaw pa yung iba sa sobrang luwag. Pero kailangan kumapit lang yung kanyang claw sa hoops ng bass drum. Yan, okay. Ito, may konti lang na kumukulubot. Okay, ganun din. Same process dun sa harap. Okay, may tinatawag tayo na muffling, drum muffling. Okay, tinatawag natin palaman, lalo na sa bass drum. Ginagamit natin minsan unan. Yung iba, basahan, kahit anong klaseng tela. Sa akin, ang nagamit ko dito is yung carpet. Yan, medyo makapal siya. Tapos, ginagawa ko, dinidikit ko siya doon sa butterhead, sa harap, doon sa bass drum beater. Kailangan na lang sa bass drum, syempre walang overtone o walang pitch na naririnig. Kailangan buo talaga. Malaking bagay din kung gaano karami. Siyempre, yung iba, ang dami nilalagay na tela. Yung iba, dalawang unan pa. Yung iba, foam nilalagay na. Meron namang mga available na bass drum muffling sa iba-ibang brand. Sakto lang. Experiment. Kailangan nag-experiment kayo. Try din kayo na iba-ibang klaseng muffling. Research. Kailangan mag-research din kayo kung ano ba yung effective sa ganyan. Pero, kailangan may experience nyo para bas maunawaan nyo o maintindihan nyo yung kung bakit ganoon ang kailangan ng gawin dito sa bass drum, ganoon kailangan dito sa muffling, sa snares, sa mga toms, sa iba-iba nga. 10x5, 12x5, saka 16x18 din, process. Tapos, wala naman ako sinusunod na pitch o na tone. Katulad din nung napanood nyo dun sa last video ko, kailangan alam nyo lang yung gusto nyo, at lalong-lalo na sa recording, kailangan kahit pa paano nandun sa nakatono doon sa kanta, sa pitch or yung key ng kanta, para hindi nagbabangga doon sa kanyang tono. 6 logs. Pantay-pantay muna ng tension, and then sa ilalim ganun din. Pareho lang sila ng snares, bas manipis ng konti yung skin sa ilalim. Ginagawa ko, basta pantay muna, kumapit muna yung tension rod doon sa heads o sa lugs. Sumikip lang siya, pantay-pantay. Then papaluin ko muna siya. Masyado mataas yung tone. Ang gagawin ko, ang bababaan ko is isang lug lang muna sa ibabaw. Mataas pa rin yung isa. Okay, masyadong obvious sa mga tones yung overtone. Syempre, meron na siyang pitch talaga, maririnig niya talaga yung tono niya. Para sa akin, gusto ko pa rin yung parang humihinga yung tono niya. Parang merong O sound siya. O, parang ganun siya. So, sa ilalim, sa lap, niluluwagan ko. Okay.
Pero hanggat maaari, mas maluwag pa rin ng konti yung sa ibabaw na tension drops. Tataasan ko lang yung isa doon sa ilalim. Ganun din sa tom 2. 6 logs din ito. Ako lang kung patay-patay yung tension niya. Okay, sa akin, mas gusto ko yung magkakalayo talaga yung kanilang pitch, yung kanilang pitch, para kumakanta lang. Okay, patulad nito. Kasi drum set, di ba, yung rock set na tinatawag, ang size niya kasi is malalaki, malalaking tones. Size 12, tapos 13, so magkalapit talaga yung size niya. So mahirap siyang itono na magkalayo. Sa akin, hanggat maaari, hanggat kaya pang itaas yung isang drums, tataas ko at ilalayo ko dun sa tone ng isa. Okay to. Then, ganun din dito sa 16. Sa floor naman, sa floor tom, ang ginagawa ko parang same lang ng bass drum. Bas, lower pitch, mas buo yung tunog para sa akin. Bababa pa yung pitch. Iba rin, syempre pag tinutono mo, tinatanggal mo dun sa rack o dun sa holder niya, sa tone post niya, yung kung paano mo tinono na nakatanggal siya, iba rin yung tono niya, iba rin yung tunog niya pag nakaset na siya. Syempre, ang ginagawa ko, tinutono ko siya na nakasetup na siya. So, kung ano na yung pagtono ko nun, di na magbabago dahil nakasetup na siya. Kasi na-experience dati lalo sa snares, tinutono ko sa bahay. Pag sinetup ko na, iba na naman yung tunog. Okay, ang sagot dyan is malaking factor din yung kung ano yung venue o kung ano yung room. Maliit man yan, malaki yung pagkakaiba ng tunog. Iba rin yung design o yung acoustics ng room. Katulad nito, naka-carpet yung sahig, may acoustics, hindi to kahoy, tapos may acoustic din yung side. Minsan pag bato, yung dingding mo, tapos walang carpet minsan, yun, maubong naman, iba rin yung tunog. Kaya minsan kung nagtataka kayo, tinutuon nyo yung drum set nyo sa bahay, pagdating sa venue, minsan open air, ba't kaya ganun yung, nag-iiba yung tunog. So, malaking bagay din yung kung ano yung venue. Try natin yung kanina tinuno ko ni Snares, yung Basswood Steely Drums, 14x5. So, ganun na yung tunog niya. Para sa akin, ito na yung limit. Pinipitan ko pa siya, masisira na yung heads. Pero para sa akin, maganda to pag sa recording, yung mga gantong klaseng tono. Pero para sa akin, yung mga gantong klaseng tono ng snares, maganda to sa recording, lalo na pag nilagyan ng reverb. Mamaya, idedemo ko ng may reverb. We'll be right back.
try naman natin yung poplar wood. Binabati ko si J.R. Rodriguez from Mindanao, si Joseph Acerdano, si Papi Chris Kokjin, yan yung mga madalas mag-comment. Kada post ko, nagko-comment sila kaagad. Salamat sa inyo at dun sa iba rin mga nagko-comment at sa mga sumusuporta sa akin. Salamat sa inyo. Pati na rin sa mga basher ko. I love you. Kamusta? May basher! Okay, dun sa mga sumusuporta sa akin, shoutout sa inyo sa mga basher. Shut up! Joke lang. Thank you, thank you. Salamat po sa inyo.